ng Pangatala, Ilocano. Ayan, konti na lang yung ano niya, sabaw-sabaw niya. Hello guys! Ngayon gagawa ko ng pangat na galunggong. Mayroon ako dito minandang sibuyas, bawang, at saka sili. Manghang kaya ito pero okay lang. Hindi ko naman siya i-slicing ganyan lang para may dagdag amoy siya. Saka mamaya maglalagay ako ng luya. May nabili akong isda nung Sabado. Mahal na. Ito nang pinakamurang isda na nakita ko. Baka really small na yung ano ba ito? Ang per kilo niya ay 3.95 real. More than 1 kilo itong kinuha ko, so 450 real. Mahal na ang ano ngayon. Then wala akong nakitang tilapia talaga supply. Saka yung bangus. Ang per kilo niya ngayon ay 28 ang isang kilo. So yung isang perasong ngayon, more than 1 kilo kasi malalaki. So more than 28. I-times mo yun ng 12 point something. Kahit sabihin mo ng 12. So, magkano na yun? Mahal. Ito lang binili ko. Okay na rin siya. Luluto ko ng pangat. Sigang yata sa Tagalog yung ano. Pero sa amin kasing mga Ilocano, pangat sabi namin. O, marami na rin. Maganda rin siya. Hindi siya talaga yung galunggong, kundi mackerel na small. Maliliit. Kasi ang galunggong din dito ngayon, mahal. Linisan ko muna yan. Then, saka ako mag-prepare. Maglagay. Ganito ako maglinis. Tinatanggal ko pati yung hasang. Kasi hindi naman siya fresh na isda. Kung fresh ito, masarap sana yung hasang. Madali lang siyang lutuin. At masarap. Na-miss ko na rin kasi mag-ulam ng isda, kaya bumili ako. Kahit ang mahal-mahal. Mahirap ang ano na rin ngayon, kaya ang mahal lahat. Wala nang pumapasok ng mga supply, mga kaya lahat na mahal. Hindi na rin siya fresh. Nanalo na. Marami na rin yung more than 1 kilo, 1 point something. Masarap sana magprito, kaso bawal kami magluto ng mga ngamoy. At least yung pangat, hindi siya masyadong mangamoy. Great.
ito na, malinis na siya. So, ngayon, meron na yung kaldero ko. Madali lang. Parang ano siya. Ganyan. Kalat sa kaldero para hindi didikit yung ano. Yung isda. Luya. Laki ng luya dito. Mas masarap sana kung ano, native na luya. Then ilagay ko na yung isda. Then yung sili. Konting asin. Ganyan ko ng konting magic. Para masarap. And
white vinegar. Yan. Since ganyan na lang siya sa bote, lagay ko na lahat. Para maasim talaga. So, ayan na. Okay na siya. Hindi ko na siya lalagyan ng tubig. Luluto ko ito ng slow fire hanggang sa matuyo siya. Then, ganyan ang pangat Ilocano. Hindi ko rin siya lalagyan ng oil. Pero kami kasi mix Ilocano, mix sigurot. Gusto namin yung kinakain namin. Konti, may mantika. So, pag naluto na ito, dadagdagan ko ng konting mantika. So, balikan ko ito pag naluto na. Ito na ang pangat. Ala, Ilocano. Ayan, konti na lang yung ano niya, sabaw-sabaw niya.